Good day, good morning mga OPA. Welcome to OPA Chill Official. For today's video, hindi muna tayo mag-video reacting. So ngayon gagawin natin ay maglalakad muna tayo ng ating alaga. Napaka-importante kasi mga opa yung mga alaga natin, nilalakad natin tuwing maga. So ito kasama ko ngayon si Magpunaman ng Alik. Z na tuloy na tawag ko. Zeus! Kamikulit. Ayan siya. Ganyan siya kapag pinapagalitan ko, tahimik lang siya. So ngayon kasama ko ngayon si Z na naman, nabubulo ko. Kasama ko si Zeus. So hindi ko kasama si Bruce tapos si Layla kasi nga magbibideo tayo mong opa ngayon. So para makabideo tayo ng maayos, siya muna ang dinner ko ngayon tapos maglalakad tayo. So let's go! Ayun nga mga opa, ayan, naglalakad na tayo. Na-excite na talaga si Zeus ilakad. Si Zeus pala ay Belgian Malinois. 1 year and 3 months na siya ngayon, lalaki siya. So ayun, ang breed kasi ng ganitong dog ay Belgian Malinois. So hindi po siya canine. Ang canine po, correction lang po sa iba na tinatawag yung ganitong breed na canine. So although pwede naman po siyang tawagin ng canine, kung pumasa po siya sa canine unit. So ang canine ay isang unit po na pinagtitrainingan ng mga dogs. So any breed po, pwede pong tawagin ng canine. Basta pumasa po sa unit na yun. So ito po, nakita nyo po si Zeus ay umihinga. So napaka-importante po na bago natin i-walk or i-jogging ang ating alaga ay paihiin or padumihin po muna natin siya. Ayan, para tuloy-tuloy ang ating paglilibot. So ayan si Zeus. Kalma-kalmado din siya. Hindi naman siya sobrang hila. Hindi katulad ng dalawa kong alaga na mahihila talaga. Siya kasi ay nasasanay sa paglalakad, nasanay na sa paglalakad. Ayan siya. So ito, huminto muna kami dito kasi gusto ko lang ipakita sa inyo ang itsura niya ngayon. Nag-evolve na siya, hindi katulad dati ng itsura niya ay sobrang payat niya talaga. Alam niyo mga opa, ang ganitong breed ay hindi naman talaga patabain, hindi katulad ng ibang aso or ibang dogs na talagang palapad ang katawan. So itong ganitong breed ay slim lang talaga ang katawan ng ganito. Kaya yung iba, ba't daong papayat ng Belgian Malinois nila kahit pinapakain naman? Eh hindi naman po talaga patabay ng Belgian Malinois. Hindi naman po siya katulad ng American Bully, ganyan, na sobrang tataba. So ayan. Ang ganitong breed ay napaka hyper. Kaya bago kayo mag-alaga ng ganitong dog breed ay mag-research muna kayo bago kayo mag-alaga ng ganito. Kasi uubusin lahat ng pasensya nyo. Kailangan nyo habaan ang pasensya nyo kapag nag-alaga talaga kayo ng ganitong breed. Kumpara sa ibang breed ng mga dogs, ay ang Belgian Malinois talaga ay napakaganda. Kaya hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang Belgian Malinois talaga ay pangkaraniwan na ginagamit ng pulis, sundalo, at iba pa. Dahil ang Belgian Malinois talaga ay napaka-athletic or sporty, tapos napakatalino niya talaga. So napakadali niya lang gamitin, napakadali niyang turuan. Ang standard size ng Belgian Malinois na female ay umaabot sa 21 to 24 inches. Tapos ang male naman ay umaabot sa 24 to 26 inches. Pero may ibang Belgian Malinois talaga na lumalampas sa standard size. So umaabot sila ng more than 26 inches. Meron din na more than 26 inches na female. Lalo na sa male, meron ding lumalabas na more than 26 inches na male. Tapos, napanood ko pa nga sa may YouTube channel, ayan, may Belgian Malinois, male na Belgian Malinois,
dito lang din sa Pilipinas yun, umabot siya ng 32 inches. So, napakalaki niya mga opa, 32 inches. So, nakakatakot yun. Siguro, mukhang halimaw na yun. So, sobrang laki. Mas malaki pa siya sa Doberman. May mga nagtatanong mga opa kung delikado pa talaga ang ganitong breed. Well, mga opa, hindi naman talaga delikado ang ganitong breed. Hindi porque nakita nyo ang ganitong itsura, ginagamit ng mga militaries or police, ay napakadelikado na. Well, mga opa, depende kasi yan sa pagpapalaki natin. Kung paano natin sila i-socialize sa ating kapaligiran. Kagaya nga ng nasabi ko mga opa, bago tayo mag-alaga ng ganitong breed, ay mag-research tayo. Kasi nga, hindi lahat ng mga dogs ay magkakapareha ng mga characteristics. Lalo na yung ganitong breed. Ang Belgian Malinois ay galing sa bansang Belgium. Kung first time mo pala mag-alaga ng Belgian Malinois, opa, kung napapansin mo, ang Belgian Malinois mo ay naglalagas. Huwag ka mag-alala, opa, kasi nga normal talaga sa kanila ang naglalagas or nagsished. Kasi nga, 2 times sila nagsished, winter at summer. Ito mga opa, si Zeus ay sinisimulan ko na rin i-train. So ayan, pinapaupo ko siya. Na-excite na ako sa mga bago niya pang matututunan. Ako kasi mga opa, ako lang din nag-train sa mga alaga ko. Nanonood ako sa may YouTube ng mga video tutorial kung paano natin i-train ang mga alaga natin. Kayo din mga opa, kayang-kaya niyo yan. Kahit nasa bahay lang kayo, pwedeng-pwede niyo rin i-train yung mga alaga niyo. Ito na mga opa, malapit na tayo sa may ilog. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung view ng ilog. Sana magustuhan nyo. Ayan mga opa, ngayon andito na tayo sa ilog. Papakita ko sa inyo mga opa yung view ng ilog dito sa amin. Ganito siya. Kaganda. Ayan mga opa, sobrang lawak dito ng ilog. Hindi lang siya hanggang dyan, kundi hanggang dun pa sa pinakadulo dun. So, hindi natin matatanong yung pinakadulo nito kasi sobrang layo. Sobrang haba ng ilog na to. Ito si Zeus. Kalmadong kalmado lang siya dito. Ngayon maaraw na kasi inabutan na tayo ng araw. Pero ayos lang yan kasi napakaganda kapag umagang-umaga na sisikatan tayo ng araw. So ito, maglalakad ulit tayo mga opa. At syempre, bago matapos yung video natin, isang malakas na shoutout sa ating mga dog lovers dito sa buong Nueva Ecija. Hello sa inyo mga dog lovers. Ayan, sa mga gusto pala mag-avail sa akin ng mga dogs, marami tayong breeds ngayon na available. Ayan, i-visit nyo lang ang mga accounts ko na yan. Makikita nyo ang mga for sale natin ng mga dogs. Napaka-bless natin ngayong araw na ito mga opa kasi nga napakaganda ng panahon natin tamang-tama sa pagbablog natin ngayong araw na ito. Tapos napaka-bless din kasi nga may malapit na lugar sa amin na ganito na pwedeng-pwedeng paglibutan ng mga alaga natin. Feel the place mga opa. Kaya nga kung mga opa, kung napapansin nyo pa kanina, si Zeus nga ay nako off-leash na siya ngayon. Hinahayaan ko lang siya kung anong gusto niyang gawin. Tumakbo siya, maglakad-lakad siya, kahit anong gusto niyang gawin. Tapos si Zeus kasi ay sanay na sa tao at iba pang mga hayop. Sanay siya mga opa, kaya hinahayaan ko lang siyang ganyan. Lagi lang din natin tandaan mga opa na bago tayo maglakad
or iwok ang ating mga alaga ay may vaccinations na siya. Kasi nga napakadelikado sa alaga natin kapag wala pang vaccinations na nililibot natin. Kasi kawawa din ang alaga natin, tatamaan sila ng sakit at pwede rin silang mamatay kapag ganun mga opa. Pero hindi ko naman sinasabi mga opa na kapag may vaccinations na alaga natin ay hindi natatamaan ng virus. Pwedeng-pwede pa rin tamaan or kapitan ng virus ang alaga natin. Kahit nga year old natin, natamaan pa rin ng virus. Ang kinagandahan kasi mga opa ng may vaccinations ay hindi madaling kapitan ng sakit ng ating alaga. So ayan mga opa, tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad natin habang nag-enjoy si Zeus. Ayan. Ayan mga opa, salamat sa pagsama sa akin sa paglalakad. At sa mga hindi mo pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo. I-like nyo na, i-share nyo na yan sa mga friends nyo. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod na ating mga videos. Bye bye! Sabi mo nga, Zeus, bye bye. Zeus, sabi mo bye bye. Bye!